Alan, hanggang ngayon ba ay nasa crash site pa rin ang 14 na biktima ng Cessna plane crash sa Bulkang Mayon? Ibig sabihin, hindi umuusad. Oo, Jun, tama ka doon. Ang dalawa sa mga 12 ng sakay nitong Cessna 340A ay kasalukuyang nasa crash site pa. Pero naka-black bag na ito, Jun. Pero yung dalawa na i-move na ng 150 meters hanggang 300 meters mula sa crash site, ibig sabihin yung dalawa na iusad na. Gayon pa man, Jun, pahirapan pa rin ang nagiging proseso sa pagbababa nitong 14 na sakay ng Cessna 340A na bumagsak sa Mount Mayon. Nasa 272 deployed at standby personnel mula sa Philippine National Police ang nasa Kamalig, Albay bilang karagdagang puwersa sa isinasagawang operasyon hinggil sa ibinababang katawan ng 4 pasaherong sakay ng Cessna plane 340A na bumagsak sa Mount Mayon kamakailan. Maliban dito, may mga ipinadala din ang 9th Infantry Division ng Filipino Army mula sa brigades at battalions sa Bicol. Sa kabuuan, June, aabutin sa mahigit na 400 na tauhan mula sa iba't ibang ehensya, grupo at volunteers na ngayon ay nakahandang tumulong para maibaba ang 14 na biktima ng plane crash. Sa situationary report na inilabas ng Philippine National Police Regional Office 5, 2 sa kada verse ng mga biktima ay nasa body bags na pero nasa crash site pa rin ito, habang ang 21 ay nasa 150 metro na ang layo mula sa crash site, nananatiling matarik ang dadaanan sa paanan ng Mount Mayon at patuloy ang pagsusungit ng panahon ang siyang nararanasan sa paligid ng bulkan, bagay na nagpapahirap sa grupo para maibaba ang mga katawan. Ayon kay Incident Commander Mayor Carlos Erwin Baldo, posibleng abutin pa ng 3 bago maibaba ang mga ito dahil na rin sa hirap ng sitwasyon. Siguro na itas lang 200 to 300 meters. Then ibaba, ikuta, ibaba di sana para po nila ng chopper kaso hindi pa pwede. Then kasubang agabi, tumaas muna yung mga retriever operator natin kasi basang-basa na sila. Siguro nakakita nyo man yung sitwasyon yung mga retriever operator natin na talagang hirap. Pero hindi po tayo titigil na hindi po ito mababa. Jun, gayunman nakahanda ang mga standby personnel at rescuers na nasa ibaba ng Mayon na umakyat ng bulkan kung sakaling kakailanganin na sila para sa mas mapabilis na trabaho. Kinukonsidera pa rin ng incident management team ang paggamit ng air assets kung sakaling aabutin o bubuti ang panahon na sa ikauusad sa pagbababa nitong mga 12 ng biktima ng plane crash. Jun. Oh, Alan, talagang sa paliwanag ng incident management team na panguna ng Mayor Jaan, ano, Alan, eh talagang napakahirap ng sitwasyon dahil sinasabi nyo nga yung panahon, una yung kalaban nyo dyan ng rescuers, tapos siyempre, kung mabasa yung lupa, mas mahirap na kumbaga, ibaba itong mga 12 ng mga nasawi dyan. Ano, Alan, gaano ba kalayo ngayon? Ba, sinasabi nasa 200 to 300 meters na yung pag-usad nung dalawa. Tama ba, Alan? Dalawang 12 na yun. Ano? Gaano pa kalayo para makarating naman ito doon sa campsite, sa unang campsite, para kumbaga sa stages na yan, Aran? Yes, Jun, aabutin pa ng 6 kilometro ang layo para makarating dito sa susunod na campsite. Kaya kung tutuusin, Jun, talagang sakripisyo at pahirapan ang pagbababa nitong mga 12 dahil na rin sa panahon. At ito pa, Jun, isa pa rin sa pinapaalala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang level nitong Bulkan Mayon dahil nasa alert level 2 ang bulkan. Ibig sabihin, posibleng magkaroon ng mga phreatic eruption ang bulkan na dapat ikonsidera pa rin ng mga rescuers na nagsasagawa ng operasyon sa bulkan.
June. Yung sinasabi mo, Alan, na 400 personnel o mga rescuers, ano ang magiging papel nila doon? Paano? Kasi 400 ito, marami-rami ito. Ikakalat din ba sila doon sa mga naunang mga teams diyan sa iba't ibang posisyon? June, ang gagawin, swapping lang. Hindi naman sila papayagan na umakyat lahat. Ang mangyayari, may mga grupo, hati-hatiin sila. Nasa taas, pabababain, papalitan ng nasa ibaba. Ganun ang magiging routine nila, June. Meron na ba kayong pagtaya ng panahon niya? Siyempre, kasama niyo dyan siyempre ang mga taga-PAGASA Weather Forecasting Center na kailan, kumbaga, iigi ang panahon dyan sa Albay. June, hindi pa natin natatanong ang PAGASA hinggil dito, pero bukas patuloy pa rin tayong nakaabang at nakamonitor sa mga sitwasyon. At bagay na isa rin na sa aalamin natin, June, itong pag-igi ng panahon, kung kailan ba. At ito rin yung iniintay ng incident management team para makatulong sa mas mapabilis na operasyon na ginagawa dito sa Mount Mayon. Alright, maraming salamat. Alan Manansala, nag-uulat mula sa Legazpi City, Albay.